May balita po na si Aika Robredo ay humingi na ng tulong sa National Bureau of Investigation. Ito'y anak ni Vice President Lenny Robredo na biniktima ng fake news. Ha? Dalawa lang namang kampo gagawa niya ni. Yung kampo ni Narcos at saka yung kampo ni Isko. Kasi parehong troll ni Digonyo yan, mga kaibigan. So itong cybercrime unit ng NBI ay dumulog dyan si Aika Robredo para siya ay tulungan laban sa ipinakakalat na fake lewd videos, ha? Yung malaswang video na peke. Kasi ito'y sinasabing siya raw. Kamukha nung ginawa ni ng mga troll ni Digong nyo kay Senator Leyla De Lima dati, di ba? Na hindi naman si De Lima yun, mga kaibigan, ay sinasabi nilang si De Lima yun. Oh. Ngayon, eto ho, ha? Dumulog daw sa National Bureau of Investigation itong si Aika Robredo dahil nga po dyan sa malaswang video na ipinakakalat at sinasabi nilang si Aika raw yun. Eh wala namang naniniwala eh. Pero ganun pa man, kahit na walang naniniwala ay minabuti nitong anak ni Vice President Lenny Robredo na dumulog sa NBI. Alam niyo kung bakit? Kasi po, nababahala sila kasi alam niyang walang naniniwala, mga kaibigan, pero ang ikinababahala niya ay baka ito mangyari sa iba, ha? Kung hindi po siya gagawa ng hakbang. Mga kaibigan, kaya formal siyang humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation na ang hindi lang natin alam eh kung ito ay aaksyonan o hindi. Napakarami na hong fake news na ginawa, hindi lang fake news, talagang face-to-face, ha? Na mga paglapastangan, pagdapurak sa pagkatao ni Vice President Lenny Robredo, 'di ba? Meron pa 'yan si Moka, minumura ng harap-harapan, 'di ba? Sa kanyang vlog si Vice President Lenny Robredo, meron pang kasama 'yan na hayop eh, yung bakla, ha, yung olibar, ha, mga kaibigan. Nasa na yung hindoropot na punyetang 'yon? Yan 'no, kung ano-anong malalaswang namutawi sa bibig niya. Itong mga hayop na ito, mga kaibigan, katulad niya nga nagpapakalat ng video labang kay Aika, paano niyong nasasabi yan na laban sa isang tao na siya yun? Nandun ba kayo? Ha? Nandun ba kayo nung gawin nila yung... Kayo ba kumukuha ng video? Ha? Kasi... Kahit nasabihin mo, halimbawa, totoo yun. O teka muna, sige. Bakit nasa iyo yung video? Sino kumukuha nun? Ikaw? Ha? Eh ba, isagutin ninyo yan. At ito ay kailangang aksyonan ng National Bureau of Investigation. Hindi yung hinahayaan ninyo kapag ka kay Vice President Lenny Robredo ginawa ang pag-atake ng... maling mga impormasyon, mga kaibigan, sa pamilya na niya, oh, dinadamay na pati yung mga anak, di naman kandidato yung anak, mga kaibigan, di ho ba? Aba, eh, masama po yan eh, dahil yun nga ang layunin o pakay ni Aika Robredo, eh baka ito'y gawin sa iba. Paano na yung mga pangkaraniwang tao na pwedeng gawan yan? Alam naman ninyo yung mga troll ni Isko at saka ni Narcos Jr. Eh isang klase pagkatao niyan. Puro hayop yan, ha? Ang mga isipan niyan. Walang iniintindihan, walang kinikilalang lengguwahe yan kundi pera. Ha? Mga kaibigan,
at si Aika Robredo ay sinamahan ng abogado, ha? At dumulog sila para hingin ang tulong ng MBI nitong si Kwan, na MBI officer in charge sa Cybercrime Division na si Attorney Michelle Valdez. Oh, para imbestigahan ang posibleng cyber crimes and violations, ha, of special criminal laws sa revised penal code sa pagpapakalat ng videos. Alam nyo, matinding krimen yan eh, kung tutuusin ninyo eh, ha? Para ka na rin pumapatay ng tao niyan, mga kaibigan, kapag ka nagkalat ka ng mga ganyang klaseng karumal-dumal, ha, na klase ng paninira. Ang sabi ho ni nitong si Aika Robredo sa kanyang liham sa MBI, the past few days, ito raw mga nakaraang araw, eh nakita ang ano ho, biglang pagdagsa ng uploads, ha, at mga posts sa iba't ibang blogs, mga porn sites and social media platforms na nanlilin lang sa publiko para bigyang impresyon na itong si Aika ay siya yung nandoon sa video, ha, sa maka-iskandalong kwanho, ha, ginagawa doon sa karumal-dumal, eh, kababuyan, eh, mga kaibigan, eh. Yan ang nasasaad doon sa liham ni Aika Robredo, ha, para siraan ng reputasyon. Siraan siya ng reputasyon at inaabuso siya at hinaharas, hindi ba? O mga kaibigan, ang sabi niya, your good office has the necessary tools. Ang inyong tanggapan ay may mga pamamaraan, kagamitan, ha, upang makilala at matuntun yung unang post. Alam ng MBI yan, eh, mga kaibigan, eh. Kaso nga lang, namimili sila ng kanilang iimbestigahan, mga kaibigan. Eh, kung tutuusin mo, kung talagang ang MBI, eh, hindi ano yung pumapartido, ha? Eh, alam po ninyo, law enforcer sila, eh, pati ang police. Pag alam mong ganon, yung tao man na yun ang nasa video o hindi, mga kaibigan, kinakailangang umaksyong kakaagad. Kasi yung krimen, may gumagawa ng krimen, eh. The crime is being committed, sabi nga sa English, di ba? Oh, di ba? Dapat, eh, hinuhuli yun, eh, mga kaibigan. Alam nyo, yung totoong video na ganyan, halimbawa, at ikaw yung taong nandun sa video, ba, i-krimen nga yun, eh. Lalo pa kung hindi ikaw yun, tapos pinapangalan sa'yo para siraan ka ng karangalan, mga kaibigan, babuyin ang pagkatao mo. Oh, meron anya ang MBI ng mga kagamitan, kasangkapan, para matunto nila yung kauna-unahang post, kung sino pinagmulan niyan, nag-upload niyan. Merong username. Kamukha nung ano, natatandaan ba ninyo yung kaso nung si Rodel, ano ba, Jaime, di ba? Sino itong Rodel Jaime? Ito yung hinuli ng MBI doon sa Bicoy, ha? Yung Bicoy video, mga kaibigan, na nagsasabing itong si mga anak ni Duterte ang sangkot sa droga, mga kaibigan, sa sindikato ng droga kasama si Bongo. Ha? Ngayon,
kapareho lang ng kaso yan eh, yung sinasabing mga tools, mga equipment, matutunto ng MBI yan kung gugustuhin nila. Pero kung ayaw nila, eh wala kang magagawa, di ba? Hindi na law enforcer yan eh, namimili na sila ng kung uutusan sila o hindi sila uutusan. Eh pero kung ikaw, miyembro ka, alagad ka ng batas, halimbawa, dadating ang araw eh, makikita mo sa lansangan, merong ino-hold up, nakita mo, pulis ka, ano, tatalikod ka na lang? Ha? Pababayaan mo? Eh kaya nga kumuha ng mga, ang gobyerno naglagay ng mga law enforcer para sila ang, ika nga po, ay humuli, sugpuin yung krimen. Hindi mo ba? O, ang sabi o, username, ha? And or accounts, the sites or links, and the IP addresses. O, kasi itong pagkakaintindi ko, ito ba yung panganay na anak ni, ano, ni Vice President Robredo, itong Aika? Siya yung kinukwento ko sa inyo eh, na nung hindi pa, ano ba ito? Bago pa mag 29 at 16 elections, mga kaibigan, mga 2015, nakita namin yan ni Peter, nung kasama ko pa si Peter at kami ay nasa Quezon City pa ang studio namin. Pagkatapos ng aming programa, dahil pang umaga kami, eh kung ano, nagdadaan kami sa isang coffee shop dyan sa Tomas Morato, malapit dun sa aming studio para kami ay makapagkape. At dahil doon po ay pwede kang manigarilyo dati. Ano ho? Ngayon, merong babae dun sa labas ng smoking section, nag-iisa at may ginagawa sa kanyang laptop. Ha? Walang kasama. Nung pumasok kami, wala namang kaming napansing mga security. Eh nung nagseserve na yung babae, kasi itong mga inchik na nakaupuron, na nagkakape, yung mga matatandang mayayabang na inchik, mga kaibigan, kasi medyo mamahalin yung coffee shop eh. Nakatingin lahat doon sa bababaeng yun, sinusulya pa nila. Eh napalingong kami. Eh nung dumating yung waitress, tinanong ko yung waitress, sino ba ikaw ko yung nasa labas na yun na tinitignan itong mga ito? Ah, anak po yan ni, ano, ni Robredo. Ha? Yan ba anak ni Robredo? Eh bakit napakasimple? Mga kaibigan, ni walang bodyguard, walang kwan. Tahimik lang siya, mag-isa niya. Para siyang pangkaraniwan lang na customer doon. So kaya natin sinasabi, kanina nandun tayo dun sa video. Kasi nga, itong si Aika nagsumbong sa NBI, hindi ho ba? O merong inimbestigahan eh, yung walang nangyari, di ba? Eh, kaya ang sa pantaha doon, ito ay gawari nila yung istoryang yan. Ha? Yung nag-upload noon, ang pangalan ni Rodel Jaime, yan. Wala nangyari doon, ha? Tapos yung Bicoy na umamin, siya raw yung nandun sa video, mga kaibigan, ba, inabsuelto yun eh. Para nabigyan pa ng mga incentive eh, kasi nakapagtayo ng negosyo, di ba, sa Bicol? Hanggang nitong last year ay nahuli sa kasong murder, may mga pinatay doon sa kanyang tindahan ng ukay-ukay, mga kaibigan. Oh, ngayon, sinasabi lang natin, paanong nangyaring napalaya yan? Kasi ang balita natin, itong Rodel Jaime na ito, magaling ito sa information technology. At sila, yung sa grupo nila, ay sila yung involved sa mga fake news. Yung paggawa ng mga meme, ha, mga video nga ini-splice para siraan yung ibang tao, yung kaibayo nila sa reliyon. Yan ang gumagawa. So, mga kaibigan, nakapagtataka, di ba, na baliwala yung kaso? Oh. Eh ngayon ho, siguro, kasi itong grupo na ito, nagbigay ng pera sa Philippine National Police. Eh.
Ang laki nang ibinigay. Tanungin nyo si Bato. Kanino napunta yung binigay niyan? Tsaka kay Albayalde. Mga kaibigan, bakit ka magdo-donate? Religious organization ka. Magbibigay ka ng pera doon sa Philippine National Police? Para saan yun? Oh, hindi mo ba? So ngayon, eh, balik tayo dyan. Dapat kinasuhan nila talaga yung Rodel Jaime. Bakit? Kasi yung kanyang IP address, di ba? Anong tawag doon? Kanyang vlog yun eh. Siya may-ari nung account sa YouTube kung saan ginamit para i-upload yung pong video ni Bicoy. Mga kaibigan, kumbaga sa krimen, baril mo yun eh. Di ba? Ikaw ang may-ari nung baril, nakarehistro sa iyo yung baril, pinagamit mo sa kriminal. Di ba? Eh, mananagot ka rin. Di ba? Ikaw ang unang dapat managot. Yun po ang pangyayari. At dito nga sa MBI, meron silang mga expert dyan. May division sila, yung cybercrime division, na pagka ginusto nila, ay kayang-kaya nilang matunton ang mga kriminal na gumagamit ng internet. Katulad yung, di ba, meron daw nag-post na magbabayad na para patayin si Digonyo. Eh, teacher pala yun doon sa Olongapo po. Pero yung kaso nun, na-dismiss eh. Mga kaibigan eh. Kasi wala namang kakayahan yung tao magbayad eh. Nag-o-offer siya ng malaking halaga. Eh ano lang yun, nagpe-fake news lang yun. Di ba? Teacher, oh, hinuli. Pero may mga abogadong nagboluntaryo na ipagtanggol siya. Na ipagtanggol. Pero pagdating sa, ang sinisiraan po kalaban nila sa politika, ha? Walang ginagawa ang NBI. Nagtataka ako. Ang Philippine National Police, walang kibo. Ang Department of Justice, walang kibo. Hindi ba pagka law enforcer ka eh, automatic yun eh. Kikilos ka na. Bakit kailangan mong antayin na magsusumbong ang tao? Lalo na kung nakakahiya yung video na yan, di ba? Kung halimbawa, totoo sangkot yung tao. Mga kaibigan, natatakot siyang kasi kung magre-reklamo siya, lalo lamang mabubuko at mabubulgar, malalantad ang kanyang pagkatao, di ba? Sa publiko. So yung iba, natatakot na mag-sumbong, dumulog sa mga otoridad. Yun ang dahilan. Hindi ba dapat umaksyong kaagad ang mga law enforcer natin katulad ng National Bureau of Investigation? Pagka natuntunan na nila yung tao, ipagbigay alam nila sa biktima na ito, na identify na namin kung sino ang gumagawa o gumawa sa pag-upload ng video o kaya ng paninira laban sa inyo. Kung kayo po ay interesadong maghain ng kaso, ay agad-agad naming aarestuhin itong taong ito sa sandaling kayo ay makapaghain ng reklamo sa aming tanggapan. Di ba, mga kaibigan? Eh, minsan, mga walang kasalanan, yun ang inuhuli nila eh. Eh, bakit sa mga taong may kasalanan, hindi nila ginagampanan yung ganong trabaho? Dapat ganon. Ba't kailangan aantayin mo magreklamo? Eh, well-known na personality na yan na maituturing kasi anak yan ng Vice President of the Philippines, second highest official of the land. Isipin mo, ginagawa yan. E paano ngayon yung pangkaraniwang tao? Kaya nga yung pangkaraniwang tao ay hindi na nag-aaksaya ng panahon dahil lalo lang siyang malalagay sa kahihiyan. Ha? Lalo pat hindi naman aaksyon ang mga otoridad para lutasin ang kanyang kaso. Eh gusto na lang daw sanang ipagkibit balikat nitong si Aika. Ha? Yung pong ganyang klase, ganyang mababang uri ng mga paninira. Ha? Mga kaibigan, kaya lang ang sabi niya, other persons might also be subjected to similar abuse
and harassment from the same perpetrators. Ang kanyang pinapahalagahan ay yung kapakanan ng ibang tao, ha, na maaring dumanas ng katulad na pag-abuso at harassment mula sa gumawa niyan laban sa kanya, mga kaibigan, ha? Kapag hinayaan na lang niya, ha, na magpatuloy yan, o kaya ay wala siyang gagawin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya: ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Alam nyo yung mga Pilipino-Chinese dito sa Pilipinas, kung yan makakausap ninyo, ayaw niyan sa China. Kasi kukunin niyang mga negosyo nila. Sa umpisa, hindi. Pero unti-unti na yan. Dahil kapag ka na-disgrasya, nagtagumpay ang pandaraya sa Mayo 9, ihanda na ninyo ang inyong sarili sa pananakop ng China. Yan, 100% yan. Walang paltos yan, mga kaibigan. Nakita ninyo, nagagawa nilang isabotay. Sino ba kakontrata ngayon ng pandaraya rito? Talagang napakahirap labanan, maliban na magkakaisa ang tao na poproteksyonan ang kanilang boto at ipaglalaban ang kanilang boto. Mga kaibigan, lahat ng pananakot, di ba? Ipinagbabawal na nila yung mga hahayag ng saloobin, pinananakot na nila yan. Inuunahan na. Ibig sabihin, may nakalatag na silang plano. Pero pa nga eh, yung sinasabi natin, di ba, nung una, ang mga posibilidad dyan, yung mga junta, yan, civilian or military junta. Kaya nagkumpul sila eh, magkakasama si Gloria, Enrile, sila magpaplano niyan eh. Mga kaibigan eh, kung sino pauupuin nila eh. Yan ang dapat na pinaghahandaan ng mamamayang Pilipino sapagkat nakalubog na sila eh, sa commitment nila sa China. Hawak na sila sa liig. Ha? Pati ang armed forces natin,
mga kaibigan. Kaya pagka ang taong bayan ay hindi pumayag, ang inaasahan na lang nating tutulong sa atin ay ang puwersa ng ibang malalaking bansa. Iyon, para nila gawin yung kailangan, gampanan din ng Pilipino ang kanyang partisipasyon. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Nang aapit ang pag-i... Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga lito NFA Banayo. Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap.